Naaalala niyo ba si Rina Reyes? Si Rina ay isang aktres at mga awit na sumikat noong dekada 90. Siya ay nagsimula sa mga teen flicks na kalaunan ay nakasama sa mga ST films na laganap ng panahong iyon. Siya rin ay apo ng legendary classic actress na si Paraluman, at anak ni Baby O'Brien. Alalahanin natin at alamin kung ano ang nangyari sa kanyang buhay. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago sa channel na ito, at gusto mo ang mga kwento ng buhay ng mga Pilipinong sikat, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated ka sa mga susunod pang videos. Salamat! Siya ng Diyos! Hindi na kami nagkikita ng mga babaeng yun! Dahil nagsawa ka na! At ngayon, maghahanap ka naman ng iba! Pwes, Brando, sawa na rin ako. Sawang-sawa na ako sa kainspeksyon ng polo mo kung may amoy ng ibang babae. Sawang-sawa na ako sa paghahalukat ng mga sulat mo, sa pag-aantay sa iyo sa magdamag, sa pagbibigay ng rason sa mga bata kung bakit wala ka pa rin. Si Victoria Agatha Reyes, na mas kilala bilang si Rina Reyes, ay ipinanganak noon May 15, 1966. Ang kanyang ina ay si Baby O'Brien, na anak ng sikat at batikang artista noon 1940s na si Paraluman. Si Rina ay nag-aaral ng elementarya sa Assumption Convent, nang siya ay magsimulang mag-host ng Junior's Newscast sa Channel 9, kung saan ay nakasama niya ang anak ni Inday Badiday, na si Dolly Ann. Nanatili si Rina sa pag-host sa loob ng 3 taon, hanggang sila ay mapalitan ng aktres na si Janice de Belen at ng mga kasamahan nito. Matapos ang kanyang 3 taon na hosting gig sa telebisyon, si Rina ay nag-lay low pansamantala sa showbiz, at nag-concentrate sa kanyang pag-aaral. Siya ay paminsan-minsan pa rin lumalabas bilang panauhin sa ilang mga shows pero mas pinagtuunan niya ng pansin ang kanyang edukasyon, at paglabas sa mga stage plays sa eskwelahan. Nang siya ay edad 16, ay minsan niyang sinamahan ang kanyang lola sa isang studio, at nagkataon na mayroong nagaganap na audition nang sila ay magtungo doon. Kinumbinse si Rina ng kanyang lola na si Paraluman, na subukan niyang sumali sa audition para sa play na The Sound of Music. Ito ay sinunod ng dalaga, at siya ay umawit ng kantang I Am 16, kung saan ay nakuha niya ang role ni Liza, ang pinakamatanda sa mga anak ng Von Trapp family, na karakter sa play. Dahil rin dito, ay nadiskubre ang talento ni Rina sa pag-awit kung saan ito ay lubos na ikinagulat ng kanyang ina at lola, sapagkat ang mga ito ay maituturing na walang talento sa pagkanta. Ayon kay Paraluman sa isang interview noon, siya ay nagli-lip-sync sa mga pelikula ng Sampaguita Pictures sa tuwing kinakailangan ng kanyang karakter na kumanta sa mga ito. Gayun din ang sinabi ng dating aktres na ina ni Rina, na ikinagulat ng kanilang pamilya ang pagkakaroon ng talento sa pag-awit ni Rina. Ayon pa dito, sila ay naging sobrang proud sa dalaga, dahil maliban sa magaling ito sa pag-host sa murang edad, ay nagpakita ito ng iba pang mga talento sa sining ng kanilang pamilya. Si Rina ay nagpatuloy sa mga stage shows, mga guesting sa telebisyon, at supporting roles sa mga pelikula habang siya ay nag-aaral. Nakilala siya sa mga teen flicks, at kalaunan ay nabigyan ng mas malalaking roles sa mga pelikula. Noong dekada 90, nang lumaganap ang mga ST films, ay maraming nag-alok sa dalaga na pasukin ito. Noon una ay nagdadalawang isip pa si Rina, subalit kalaunan, siya ay nagdesisyon na ito ay subukan. Ilan sa naging mga pelikula ni Rina ay ang Everlasting Love noon 1989, Deathstone, Machete, at Apoy sa Lupang Hinirang noon 1990, Class of 91, at Itakwil Man Ako ng Langit noon 1991. Eddie Tagalog, Pulis Makati, Sana Kahit Minsan, at Nang Gabing Mamulat Si Eva, noon 1992. At marami pang iba. Nagkaproblema si Rina sa kanyang pamilya, dahil sa kanyang pagpasok sa mga ST films.
Hindi ito nagustuhan ng kanyang ina at lola, at sila ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, kung saan ay halos palayasin na siya ni Baby. Makalipas ang isang taon, ay nagkaayos din naman ang pamilya, at natanggap din ng mga ito, ang naging desisyon ni Rina. Subalit, ito rin ang panahon na unti-unting nawala sa show business ang aktres. Sa edad na 27, si Rina ay pumasok sa panibagong yugto ng kanyang buhay, nang siya ay mag-asawa. Pinili niya ang mas seryosong role, na pagiging asawa ni Ian Reyes. Ang mag-asawa ay nagkaroon ng 2 anak na sila Sofia at Katkat, at namuhay ng malayo sa showbiz. Makalipas ang 13 taon pagsasama, ay muling dumating ang pinakamalaking pagsubok sa buhay ng dating aktres. Ang kanyang asawang si Ian, ay na-diagnose na mayroong stage 4 lung cancer. Sa loob ng 1 taon ay nilabanan ng pamilya ni Rina ang pagsubok na hinaharap ng kanyang pamilya, subalit ang kanyang asawa ay pumanaw. Ayon sa mga kaibigan at pamilya ng dating aktres, ay gumuho raw ang mundo ni Rina Reyes nang ito ay mabyuda. Dahil sa trahedyang nangyari sa pamilya ng aktres, ay ginugol ni Rina ang lahat ng kanyang panahon sa pagpapalaki ng 2 anak na naiwan sa kanya ng kanyang namayapang asawa. Mas nagsikap rin si Rina, na palaguin ang kanilang pamumuhay, sa pamamagitan ng pagtatayo ng negosyong events management. Nakipagsosyo rin siya, sa pagmamay-ari ng 1 cafe and restaurant, at dahil sa kanyang sipag at tiyaga, ay muling nakabangon ang kanyang pamilya financially. Sa mga blessings na natanggap ng dating aktres, ito naman ay kanyang ibinalik sa pamamagitan ng pagtulong sa ilang natatanging atleta. Kahit busy si Rina sa kanyang pamilya at mga negosyo, ay paminsan-minsan pa rin siyang bumabalik sa pag-arte, at lumalabas sa ilang mga TV series bilang guest star. Ang kanyang anak na si Sofia, ay sumunod na rin sa yapak ng kanyang pamilya, at pumasok sa industriya ng show business, bilang si Sophie Reyes. Ito ay napabilang sa Star Magic Circle ng ABS-CBN noong 2019. Ayon kay Rina, siya ay proud sa kanyang anak, at proud din na maging stage mother para dito. Marahil kung totoo ang kasabihan, ay masasabing nasa dugo na ng kanilang pamilya ang pagiging artista. Mula sa kanyang lola na si Paraluman, na naging 1 tagumpay na aktres, noon golden age of Philippine cinema, hanggang sa anak nito, na si Baby O'Brien, na nakilala din sa industriya ng kanyang panahon. Matapos ni Baby ay si Rina naman, na maliban sa pagiging aktres, ay naging isa din magaling na singer. Ngayon ay ang kanyang anak naman na si Sophie, ang nagpapakita ng kanyang talento sa industriya. Maliban dito, ang kanyang pamilya rin, ay kilalang matatapang, at hindi basta-basta sumusuko sa mga pagsubok sa buhay. Isang katangiang tunay na inspirasyon, para sa mga kababaihan ng ating bansa. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni Rina Reyes, at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel.